Ang nirereklamo nyo ay si Erwel Kyo Hilag ng Woodaholic PH. Yes po. Tama. Yes. Okay. So, saan nyo nakita itong si Woodaholic? Hanap po kasi kami ng loft bed kasi palipat kami ng bahay. So, customized po sana. Mm-hmm. Kaya, nag-search ako sa Facebook and nag-inquire ako sa mga, na gumagawa ng mga furnitures. Okay. And yung Woodaholic PH po kasi yung pinaka, hindi naman kasi 32K din, so mahal pa rin. Pero siya yung pinaka mas mura dun sa mga na-inquire ko. Mm-hmm. Binigay namin yung measurement. Mm-hmm. And nagbigay pa siya ng sketch and yung price, same ano, parang a few hours lang yung pag-uusap namin sa okay. Nakota na kayo kaagad. Mm-hmm. Magkano po ang kinote sa inyo? 32K. Kayo po, sir? Nakilala ko through Facebook. Same din. Uh-huh. Same din yung tactics niya. So, pumunta siya ng bahay, nagsukat-sukat, tapos... Umabot naman doon sa sukat-sukatan. Nagsukat siya. Personally talaga siya pumunta sa bahay. Mm-hmm. Tapos, nag-quotation siya kasi dalawang loaf bed yun eh. Mm-hmm. So, lahat ng pinagtanungan ko, siya yung pinakamababa. Mm-hmm. So, syempre, doon tayo sa mura, di ba? Mm-hmm. So, kinausap ko siya, sabi niya, sir, 40K, dalawa. Mm-hmm. So, sabi ko, sige. Tapos, kailan mo, nagbigay na ako ng 20 mm-hmm. upfront. Sabi niya, sige sir, within 15 days, tatapusin ko to. When was this? January 5. Kayo po ma'am, kailan po yung sa inyo? January 13, nung nag-inquire kami, pero January 16, kasi sabi namin hindi kami parang comfortable sa online mm-hmm. na magpasa lang through GCash. Mm-hmm. So, nagpunta siya sa bahay namin for parang assurance siguro mm-hmm. namin. Nagpakita siya ng ID, driver's license. Mm-hmm. Tapos, sinukat niya yung sa lilipatan namin. Mm-hmm. Okay. Loft bed. And yun, nagbigay din kami ng down payment, 16K. May tanong ako sa inyong lima. Confirm ko lang po, ano? Na-meet nyo lang po itong si Woodaholic Erwel Kyo Hilag through Facebook. Tama po? Okay. Miss Mildred? Yes? Magkano po ang nakuha sa inyo? Or magkano po ang kinote sa inyo? Ang quote sa akin, consultable naman yung pinakote ko. Ang total quotation is 19, but ang binigay ko 10. Okay. When was this, ma'am? That was December 29. Tapos up until now, wala pa rin po? Wala pa rin. Okay. Pero sa last ano namin, a message niya sa akin, i-deliver daw niya March 14. Ewan ko. 11 na. I don't know. Sir June, sa inyo, magkano naman ang kinote sa inyo? Ang quotation niya sa akin, sir, is 23,000. Then okay. Half din yung binigay ko, 11,200. Kailan po ito? Last December 13 pa po. Ang quote po sa amin ay 16,000 for two tables. Okay. Nakapag-down payment po kami ng half, 8,000. 8,000. Okay. Kailan po ito? January 19. Nag-end po kami sa final negotiation, 12K total. And then, nag-down po ako ng 6,000. And that was August 1st week of 2023. I want to note din, sir, na dahil hindi siya maayos kausap, laging pumapalay yung promises niya. Nag-research ako sa mga Facebook groups about him. So, ni-refund niya yung pera ko after 1 month kasi everyday, ini-everyday ko siya. And nakita ko naman na civil engineer siya, may PRC siya. So, sabi ko, I'll report him to the PRC for his license to be cancelled. Hmm. Natakot yata, binalik yung 4,000 ko before August ended. 4,000 lang? Bakit daw? Asan napunta yung 2,000? Hindi ko alam, sir. Hindi na siya makontakt, nakablock na po. Nagawa po ko ng customized na bed na ang quote niya sa akin is 31,000. 31? Tapos po, nag-down payment po ko ng January 9, 2024. Kalahati, 15,500. Hanggang ngayon po, just to confirm, wala pa? Wala pa po. Bali, binala ko na po kasi ako eh, parang wala talaga. Sabi niya sa inyo, sir, ma'am, 15 days. Yes. After 15 days, ano pong ginawa niyo? Nag-follow up kami sa kanya. Okay. Pero nag-risked lang siya, nag-promise lang siya ng date. Okay, on the day ng delivery, ika-cancel niya and sasabihin hindi pa sure kung tapos. Ganyan, ang dami niyang excuses. Oh. Sa lima pong nasa video call natin, pare-pareho po ng experience. Yeah. Ganyan po ang ginagawa sa kanya. Okay, so ganun talaga ang kanyang modus. I guess, hindi lang kayo ang victims? Marami pa. Mm. Paano kayo nagkaalaman na kami ay na-scam? Nung hindi na po siya nag-re-respond sa akin for a few days, inisto ko po yung page niya, yung Woodaholic. Mm. Nag-wonder ako, sabi ko, bakit ang daming angry emoticon? Ah, okay. Ngayon,
kinolekta ko sila, nilagay ko sila sa isang group chat. Okay. Sabi ko, may services ba kayong inavail kay Woodaholic? Tapos nag-open up ako, yun, nag-open up din hanggang sa nag-add. Lahat ng mga angry emoticon nakuha namin dun sa page niya. Okay. Same din ng reklam. Yung mga complainant din na iba, busy sila, yung ba, overseas. Okay. Oo. So talagang meron pa. But regardless, same naman kayo na ganun, half din, nag-down ng half, ganun na nangyari. Naglalaro sa ganun yung ano niya, yung presyo niya, 30, depende sa papagawa niyo. Tapos yun nga, mumurahan niya na mas konti para sure na sarado niyo siya. Yun yung panang factor niya eh. Mas mura ako dito kakumuha. Akala ko makakamura ako pero... Mapapamura pala. Mura. Attorney Rene, magandang hapon po. Yes, opo, magandang hapon okay. Din po sa inyo mga taga-pakinggan. Hi, Attorney. Paano po ba magandang gawin natin dito, Attorney Rene? Ay, opo, para po sa mga biktima nitong Woodaholics, alinsunod po sa narinig ko ay mukhang dito po yan sa Laguna nangyari. O taga rito sa Laguna, yung itong Woodaholics. Ito po mga biktima ay maaari po sila magpunta dito sa amin tanggapon na nandito sa San Rosa, Laguna para po maaksyonan natin yung kanilang mga reklamo. At matututukan po natin yan para po makumpleto natin yung ebidensya na para masampahan po agad ng kaso itong may-ari ng Woodaholic. Ayon po sa kanila, meron daw pong ibang mga complainants din na nasa ibang bansa po. Okay lang po ba mag-issue na lang sila ng SPA in favor of one other complainant? Pwede po. Basta po merong SPA. Okay. Sige, ganun po siguro ang gagawin natin. Tulungan po natin sila. Kontakin nyo na lahat na sa grupo nyo. Then sasamahan namin kayo papunta sa tanggapan nila Attorney Rene Marcuap para mag-file ng complaint ninyo. Tapos, tatakbo na yung investigation doon. Papatawag naman nila Attorney Rene yan, si Mr. Kyo Hilag, para maimbestigahan. Ano ba gusto nyo mangyari dito? Okay na kayo sa refund. Matapos na lang tong... Tsaka tumigil na rin siya saan. Siguro naman matututo naman. Baka takot niya lang kay Attorney Rene siguro, di ba? Pag pinatawag na siya na sa tanggapan nila Attorney Rene. For some reason, hindi natin alam kung bakit, ano, kung saan dinadala yung mga pera ninyo. Kasi yung with regards to the receipt, kasi yung unang inisyo niya sa akin na receipt is yung construction company niya dahil kiniklaim niya nga, civil engineer naman siya. So if ever, dami po ba yung company niya na yun? At saka, paano po yung accountability niya sa pagkakaroon ng unethical practices? I mean, anong relation niya dun sa, pwede ba pa-revoke yung license niya because of what he's doing? Well, that's a different issue. Kapag ganyan kasi, ang punta natin sa PRC, ano? Pero right now kasi sila Attorney Rene, they will build up a case, they will investigate, and they will build up a case kung meron bang estafang naganap dito. Ay, doon papunta ang investigation nila Attorney Rene. Pero yung sa PRC, with regard sa license niya or anything, na kung meron man siyang ginawang against sa ethics nila, so... pwedeng maapektuhan yung lisensya niya based on that. Okay, pero dito kaya natin kinontak si Attorney Rene para inya makapagkaroon ng formal investigation against Mr. Erwel Kyo Hilag. Doon tayo papunta. Kaya andito ang NBI para tulungan tayo. Maraming salamat po Attorney Rene. Pasamahan po namin, schedulean lang po namin lahat ng ito. Okay po. Okay, thank you po. Ang assignment nyo na lang, since kayo naman yun na andito, siguro yayain nyo na yung lahat ng pwede, tapos set tayo ng common date para pumunta tayo ng NBI. Okay? Sa mga ano po, nagbabalak po na magpagawa kay Woodaholic PH, dalawang isip po muna siguro kayo hanggang di natatapos tong ano na to, reklamo na to. At saka dun sa mga nagpagawa na po na hanggang ngayon ay hindi pa na de-deliver or natatapos yung project, makipag-ugnay na lang po kayo sa amin. Ganun na lang po siguro para sabay-sabay po tayong mag-reklamo po. Okay. Kay Mr. ano po, Erwel, kung mapanood nyo po ito, sana po magkaroon kayo ng konsensya. Kasi medyo marami po yung naluloko nyo pong tao. Bali, same din po sa kay Mr. Erwel po. Kasi po, sa ngayon kasi, ang transaction natin is puro online. Eh. Mm-hmm. So ako, malaking lesson sa akin to. Napaka malaking abala talaga. Mm-hmm. Sa balak pong magpagawa, i-check nyo po muna ng mabuti. Hindi po mura. Meron pong kasabihan, it's too good to be true po. Mm-hmm. So yun yung parang kung kailangan may physical store sila, pakitaan kayo ng kung ano-ano dyan, kailangan talaga. At saka 20K is 20K. Mm-hmm. Pag nag-down ka ng pera, hard-earned money po yun eh. Mm-hmm. Yeah. At least may learnings, di ba? Yan po, mga kapatid, si Mr. Erwel Kyo Hilag, yung mga nakausap po na ating mga complainant dito. At sinasabi nga po na sila po ay na-scam kung saan umorder nga po sila. Pero
walang dumating na item. Thank you very much sa mga nakasama din natin sa video call. Antayin niyo lamang po yung tawag ng aming staff at kayo po ay assistihan po namin sa tanggapan po ng ating Executive Officer ng NBI Region 4A, si Attorney Rene Marcuap. Magandang hapon po, mga sir and mga ma'am, at kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Para maayos yung schedule. Thank you very much po. Thank you po.